Hi guys, welcome to Delu Vlog. Ito po guys, ito po unang Tagalog version ko po para mas maintindihan din ng ibang tao guys. Kaya ito pasensya na po kasi hindi ako sanay magsalita, pero gagawin ko to para mas maintindihan din ng ibang tao. Ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, yung ginagawa kong pangpataba sa aking mga tanim na mga gulay at saka mga bulaklak. Ito guys, alam niyo May alagang mga baboy yung ate ko. Tapos para mapakinabangin din yung mga dumi ng mga baboy nila, iniipon nila sa isang lalagyan. Tapos makalipas ang mga 3 buwan yata yun, ito na ang naging resulta guys. Nagiging lupa na din siya. Huwag kayong mag-alala guys, hindi naman siya pangit tingnan kasi parang lupa din naman siya tingnan. Ito ang ginagawa ko guys. Tapos kumuha din ako ng normal na lupa. Ito guys, itong lupa na normal. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ko pinaghalo ito. Ito po guys, ituturo ko po sa inyo. Ito na guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano ginagawa. Ito guys, kumuha ka ng mga 5 ganito guys. At mga 3 ganito guys, itong pangpataba guys kasi mainit kasi ito guys eh, kaya 3 lang ilalagay natin. 1, 3. Tapos paghaluin natin ng maigi ito. Guys, enjoy lang natin tong ginagawa natin. Medyo mahirap pero kailangan nga natin eh. Yan, haluin natin ng maigi para mahalo yung lupa na pampataba. Guys, guys. Medyo nakakapagod rin pero okay lang. Alam nyo guys, sa totoo lang, mahirap lang talaga kami pero okay lang guys, basta importante masaya ka lang. Masaya kasi ginagawa mo. Yun lang ang importante sa buhay. Pasensya na guys kasi parang bulol-bulol ako. Hindi ako sanay. Sorry po. Ito na guys, halo na siya. Ito na ang gagawin natin. Lang po. Lalagyan mo na ako ng buntis. Ito guys. Okay na to. Pwede na natin itong ilagay sa mga ano, yung may mga bottled water kayo na yung mga ano, hindi na nyo na ginagamit. Huwag yung itapon guys. Kasi magagamit natin ito. Ito, marami ako ng ganito. Ito yung tinataniman ko ng mga gulay at saka yung mga bulaklak. Ito na guys. Ito guys, gamitin natin ito. Taniman natin ito ng gulay. Ah, di pala, bulaklak pala. Dito pala ako sa bahay. Ito guys, yung tatanim ko na bulaklak. Kasi kung wala tayong pambili ng ano, yung mga lalagyan, ito na lang gamitin natin. Tapos pag malaki na sila, pwede na sila ilipat doon sa mga magagandang mga lalagyan.
Dito mo lang sila bubuhayin. So guys. Taran! Yun, di ba? Maganda. Ito, kaya tinuturo ko to sa inyo guys para malaman nyo. Kasi ngayon, nauuso na yung mga tao na hihilig na sila magtanim ng mga bulaklak, ng mga gulay. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano na tataba din yung mga tanim ninyo. Kaya ito guys, tested ko na to, kaya huwag kayong mag-alala. Totoo to. Yung mga gulay ko, ito yung ninalagay ko. Ito yung bulaklak. Yung mga gulay na yung ano ko sa inyo yung mga gulay, ito ang ninalagay ko sa lupa. Kasi pag yung lupa nasa bakuran lang natin, hindi na sila masyadong mataba. Kaya ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagawa ko. Kunwari ganito, magtatanim ka doon sa lupa na hindi mga matataba. Ito, magbutas na lang. Tapos, lagyan mo nito mataba na lupa doon sa butas mong gusto mong taniman. Ganito lang. Tapos, lagyan mo ng ano, mga okra o kaya mga sitaw, sibuyas, ganyan. Lalaki sila na matataba. Magandang tingnan yung mga tanim ninyo guys. Kaya ito guys, ito lang gusto kong ituro sa inyo kung paano ginagawa yung pampataba sa mga tanim.